Yung passage natin ngayong umaga ito, i-explain ko sa inyo kasi ang story kasi is an entire chapter. They were about mga 50 verses siguro. So I will try to concise or summarize them para maintindihan mo natin. Meron ng isang babae na naka-encounter ho kay Jesus. Nakakilala ba sa ating Panginoon, na experience niya ang ating Panginoon sa Jesus Kristo. At simula ho nun, nagbago na ang kanyang buhay. Na so much so, sabi ho dito sa Biblia, sa ito'y lumapit kay Jesus, yung unang encounter ho nila, daladala ho nila, may daladala ho siyang container. Yung container na yun, ano yun? Paglalagyan ho yun ng tubig. In fact, pumunta siya sa isang balon. Sa atin ngayon, poset na kasi, ano? Pag bukas mo sa poset, may tubig na ho. Dumadaloy na kagad ang tubig. Hindi ho, sa panahon ni Jesus Kristo, yung mga tao ay maglalakad talaga ng kilometers and kilometers para ho, makakuha ho ng tubig. Ito yung setting ng babae. Naglakad ho siya ng kilometers and kilometers ho, para ho, magkuha ho ng tubig. Yung pansiglan ho niya, yung kanyang container. Alam niyo ba nung siya ay nakipag-usap po sa Panginoon? Kasi may mga bagay mo sa kanyang puso na kahit siya sa kanyang sarili, hindi niya naiintindihan. Marami po siyang mga tanong sa kanyang buhay. Bakit siya nagkaganon? Bakit nagkaroon siya ng ganong klaseng problema? Isip niya sa kanyang sarili, ako ba'y talagang masamang tao? Bakit ako nagkaganito? At dahil doon, hindi niya nahanap yung mga kasagutan sa buong taon, akala niya na ganon na talaga ang kanyang buhay. Tayong mga Bisaya o mga Pilipino, akala ho natin yung buhay ho natin ay nakatadhana ho, andyan sa palad ho natin, andyan sa ekes. Now let me tell you, first of all, ang buhay ho natin ay hindi ho nakatadhana dyan sa ekes. Ang Diyos po, amen? Ang siya ho ang may-ari sa buhay ho natin, amen? Siya ho ay may plano ho sa isang-isang buhay ho natin. Akala niya ganun na talaga siya, miserable lang kanyang buhay. So later on, parang she already accepted, parang natanggap na ho niya na ganun na talaga siya. Hanggang dumating ang isang araw, hindi niya inaakala na ma-encounter, ma-meet niya personally ho ang ating Panginoon. At sila ho'y nag-uusap, nagkukwentuhan. At dahan-dahan nabuksan yun ang kanyang iniisip, yung kanyang pag-iisip. Her mind was gradually or beginning to open. And then she realized at saka na-understood ho niya. I like us to say the word realization. Sige daw. Realization. Yun kasi ang kailangan ho natin, ma-realize ho natin. Yun, mauntog ba tayo? At na-realize ho niya na ang kasagutan pala niya ay ang Diyos. Kaya nga ho, nung kanina, daladala niya ho yung kanyang banga para silan ho ng tubig. Nakalimutan ho niya yung kanyang banga. At nakalimutan ho niya na siya pala'y pumunta sa balon para ho magiging ng tubig. At kaagad dahil ho sa kanyang excitement, sapagkat yung kanyang mga kasagutan ho, ang kanyang mga tanong ay nakuha na niya ang lahat ng mga sagot. Siya ho'y excited na umuwi ho sa kanilang lugar, sa kanilang bahay. Yan ang sabi ko sa inyo eh. Itong babaeng ko traveled and walked for kilometers to carry the jar to fetch water. Eh bumalik siya sa kanyang lugar ho, kilometers ho. At every single one, sabi ko sa Biblia, lahat hong mga tao na na-meet ho niya, kasi yung mga kabibahay niya, yung mga kakilala niya, pinagsasabi ho niya sa kanila. Sabi niya, oh, I have met already the Messiah. Alam mo natin sino ho yung Messias, amen? Especially every Christmas. Si Lord Jesus, amen? Sabi niya, nahanap ko na yung Messias. Yung Messias ay hindi ho yun, ibig sabihin ng Christmas lang. Ang Messias talaga, ang real meaning, the bottom of the meaning, yung real foundation, yung real meaning ho ng Messiah is the answer. Kumbaga sabi ho ng babae, I already have seen, I already have met the answer of all of my questions. Kaya nga, yung mga tao din doon, sila din ay may mga tanong sa kanilang buhay. Kaya nga ho, sabi nila, gusto din namin ma-meet, gusto din namin makita ho yung Mesiyas. Kaya nga, sabi ho dito ng Biblia, ang buong syudad ho ay umalis ho at pumunta ho sa lugar ni Jesus at tinanggap din nila ang salita ho ng Panginoon.
bibigyan ko kayo ng little background, brothers and sisters. Itong babaeng to, ang laki talaga ng kanyang problema. Sapagkat sabi ho ng Biblia, itong babaeng to, may limahong asawang lalaki. Grabe na po, amen. At itong silinga, no? Ayun natin, silinga, no? Sa'yo, preto, no? May mga kakilala tayo, no? Na lalaki, pwede lima kabuk, asawang babae. Pero itong babaeng to, kaya na ho, unnatural eh. Siguro ho, gabi-gabi, iniisip niya yun sa kanyang, bakit ako nagkaganito? Bakit naging miserable yung buhay ko? Yung ano ko, yung pinsan ko, yung kakilala ko, masaya yung kanilang buhay, pero ako, bakit ganito? Miserable yung buhay ko. Sabi niya, sa hirap ng buhay na dinananas ko, bakit ako nagkaganito? Saan kaya ako nagkakamali? Yun na nga, marami tayong mga kasagutan talaga sa buhay ho natin. Amen? Nakikita niyo yung kanyang mga anak. Lima kasi ang husband, ano ho? So palagay ho natin, 10 anak. Yung una, yung pangalawa, yung unang ano, husband. Yung pangatlo, yung pang-apat, yung pangalawang tatay. Parang ano ho, nagtatanong yung mga anak, bakit ganun mama? Iba-iba ho yung ano, yung daddy ho namin, yung tatay ho namin. Hindi din pasagot ng nanay. Umiiyak yun siya palagi. Kaya nga, kailangan lalagyan ng pambong ang kanyang mukha para ho maitago yung pait at sakit ng kanyang puso sa buhay niya eh. Pag siya ho'y pumupunta ho doon sa, ano, sa palengke, bumibili ho ng kanilang, ano, ng kanilang supply ho. Siguro, kailangan magsuot ho siya ng veil sa Bisaya, yung kupo ba? Kailangan, ano, matago ang kanyang mukha ho kasi nahihiya siya sa kanyang sarili. Biro mo naman, limahong asawa hong lalaki. Hello, amen? Siya mo'y hinumangha. Nung sila ho'y nag-uusap ho ni Jesucristo, sinabi ho ng Lord, umuwi ka at ika'y makipag-reconcile sa iyong asawang lalaki. Siguro nag-away sila eh. Eh, biro mo naman, limang asawang lalaki. Araw-araw yan, mag-aaway yan. Hindi, ako ano, ako maging kasama sa iyo mamayang gabi. Sabi ng pangalan, mag-unas. Hindi, ako yung pangatlo. Hindi, nag-aaway sila. Sabi ng babae, eh, wala akong asawa eh. Sabi ni Lord, say nanonon. Akala ho ng babaeng to, si Jesucristo ay i-condemn siya. By the way, ho, may isa hong kasalanan na palagi ho natin ginagawa na hindi natin inaakala na yun ay kasalanan. Alam ba ninyo, every time tayo ho ay nag-put down ng ibang tao, kasalanan yun. Hello? Yung minamaliit ho natin, ang kapwa ho natin, ay pislat magkag-ilong. Kasalanan yun. Ay, lagom ang tao yun. Ayun sila o yung kanyang nanay o kanyang tatay, kasalanan yun. Di ba sabi ni Jesucristo, bago daw tayo, sasabi ho sa ibang tao, uy, may puwing ka sa mata mo. Tingnan mo muna yung mouth. Ang English pala ng muta, no, mouth? Malapit ng balaw. Ano, amen? Sabi ho ng another translation, bago daw tayo magsabi, oh, may kahoy, ano ba yung maliit na kahoy na ano, nasa yung mata. Bago daw natin sabi yun sa iba, kailangan tingnan doon natin, baka may troso. Grabe naman, ang laki naman nun. Baka may troso daw yung ating mga mata din. So pwede mo yung sabihan mo yung sarili, yung katabi mo, sabi mo na kasalanan yung magpuput daw ng ibang tao. Pwede sabihan mo yung sarili mo. Yun ang inakala ng babae. Ang English nun, condemnation bang, akala ho niya na si Jesus iku-condemn siya. Instead ho, ang response ho ni Lord, sabi niya, ay totoo yun, wala kang asawa. Kasi sa ngayon, lima yung lalaki mo. Lumangha siya eh. Propeta eh. Si Jesus ho ay Messiah. He is the capital letter P, prophet, the prophet of God. Kaya nga, na-understand niya na he was talking to no ordinary man. He was talking to God in the flesh himself. Kaya,
Kanina pa kasi sabi ni Jesus, bibigyan kita ng tubig. Sabi niya, takigana ito, kay kwanto ta sa katamento agwa, kay agato na natin, kay konsikiya tamento ara, takupresi pe kumigo, dali pe kwan, agwa, kusaya. At dahil, kay pilosopo el mujer, di ba? Pag ang tao po may tinatago yan sa buhay, gaya natin, isa't isa tayo may mga tinatago ng talaga tayo sa buhay. Amen. Kailangan ho natin ng Panginoon, lahat ko tayo ay sinners. May kaklase ako nun eh. Ang kanyang pangalan ay perfecto. Pero kahit siya din ay imperfect. May tao ho dyan. Defensive yung babae ba? Hindi, sabi ni Jesus Cristo, if you only know, pag alam mo lang sino yung kausap mo, hihingi ka talaga ng tubig. At sino yung iinom sa tubig na ibibigay ko, hindi na uuhawin. Yung tubig na yun, hindi yun natural na tubig. Yun ang kasagutan ho ng lahat kung nating mga tanong sa buhay. Ibig sabihin, ang tubig, ang living water doon na sinasabi ni Jesus ay ang Diyos. Yung living water na sinasabi doon ni Jesus ay patungkol sa Kanya. Na pagtanggapin natin siya, hindi na tayo uuhawin. Amen. Ibig sabihin, we will find the answer of all of our questions. Mahanap natin ang lahat ng kasagutan ho ng ating mga tanong. Kaya naintindahan nung babae, nung sinabi niya, mayroon kang limang lalaki, na-open ang kanyang mind, yung sinabi ko kanina, realization ba? Na-realize ho ng babae. Na tong taong tong kausap niya ay hindi ho ordinaryong tao, kundi ang Diyos mismo na nagkatawang tao. Sabi niya, bigyan mo ako ng ganung tubig. Kaya nga ho, tinanggap niya ang Diyos si Jesus sa kanyang buhay. Naging masaya talaga siya because of that. Yung sinabi ko sa inyo kanina, yung what happened later, she went home. She met the first person sa kanila home, siyudad. Sabi niya, I have found the Messiah. I have found my answer. And the man, yung unang tao na nandito niya, totoo, saan yun? Puntahan ko din. And then, two of them went to the next person. Sa pangatlong tao, sa dalawang pangalawang tao pala, then tatlo na sila. Then to the third, to the fourth. Hanggang sinabi yung sa Biblia, ang buong siyudad ho daw, sa Samaria. Kasi yung lugar na to ay Samaria, no? The Samaritans. Sila ho'y pumunta kay Jesus na tinigho sa ating Panginoon. Tinanggap po nila sa kanilang puso ang ating Panginoon. Kaya nga ho, nagkaroon sila ng kasagutan. Alam niyo ba, bakit ka nandito ngayon? Bukod na ngayon ay June 12, Independence Day, hindi lang sapagkat in-invite ikaw ng kapitbahay mo, ng kaibigan mo, ng kapatid mo, ang Diyos mismo ang siyang nagdalos na ila sa inyo dito ngayong umaga nito. Kasi alam ni Lord na marana, gaya ko, gaya ng nasa gilid mo, yung sa left, sa right, sa left mo, marami ang katanungan na nasa puso niya eh. Dinala ka dito ng Lord para mabigyan ng tugon yung lahat ng mga kasagutan mo sa buhay mo. I like us to say down the line, God is the answer, Jesus is the answer. Parang mahina yung konti eh. Pwede nating laksan. Let's say it as we mean it. Sige ho. Sige na. 1, 2, 3. God is the answer. Jesus is the answer. Okay ho. Let me go over and explain further. Okay. Meron pong isang punto na ibibigay ko sa atin. Okay. Here we go. Gaya ng sinasabi ko kanina, itong babaeng to, by the way, hindi ho sinabi ang kanyang pangalan. Nameless ho siya sa Gospel of John chapter 4. Hindi po sinabi ano yung pangalan niya, Rowena or ano ba. Hindi ho sinabi ang kanyang pangalan. Pero this woman had also her problem story. Meron talaga siyang problema. Because of that, nagkaroon siya ng miserableng buhay. I like us to say the word miseries. Miseries. Di basta-basta no, na magkaroon ka ng problema, yung buhay mo yung magiging miserable, ano? Yun basta-basta. And you know what? She was disillusioned and without direction. Dahil doon, yung kanyang buhay,
nagiging ano, ano yung sa Tagalog, yung dissolution, wala hong ano, wala hong direksyon sa kanyang unahan. Problematic talaga, palagi siyang ano, palagi hong malungkot ang kanyang buhay. Walang color ho ang kanyang buhay, walang saya ho ang kanyang buhay, palagi siyang ano, malungkot, palagi hong masakit talaga sa kanyang loob. And you know what? Let's continue on. Kasi ho, ang development ng story, until the same woman met the Lord. Hanggang siya ho ay nakita niya, na met ho niya, na experience niya, na kausap niya mismo ang ating Panginoon, ang ating Diyos. And you know what happened? That is how everything started. Yun ang sinabi ko kanina, nothing is a coincidence in this world. Wala hong aksidente na nangyayari dito sa mundo, sa mataho ng Diyos. Bawat bagay na nangyayari sa buhay natin, may plano ho ang ating Panginoon. Amen? Amen. Gaya na yun. May plano talaga si Lord, bakit nandito ka? Dapat nandun ka ngayon sa KCC, ano? Pero bakit nandito ka? Dapat ngayon na nandun ka sa golf kasi yung mga barkada mo nandun. Dapat ngayon, no, nandun ka sa negosyo mo kasi pag linggo, dami kasi ano, mga customer, pastor, pag linggo. Pero hindi ko talaga ma-i-explain bakit nandito ako ngayong umagang ito. Let me tell you, brother, let me tell you, sister, hindi nga aksidente bakit nandito ka ngayon. Si Lord mismo ang nagdala sa inyo dito ngayon kasi may plano siya sa buhay mo. Itong babaeng to, wala na, nandun na sa langit eh. Itong story to happened more than 2,000 years ago. Ang pag-usapan natin ngayon ay hindi na itong babaeng to, ating sarili. You don't have to raise your hand. Hindi ho kailangan na you stand up tsaka sabihin mo, ako yun, pastor. Let me just ask you one simple question. Gaya ng babae, may mga miseries din ba yung buhay mo? gaya ng babae, yung buhay mo ba para bang wala ding direksyon? Gaya ng babaeng to, malungkot din ba ang buhay mo? Gaya ng babaeng to, may mga bigatin ka ba? May mga pasan-pasan ka ba sa yung balikat? Na tinatago mo lang talaga yan eh, especially pagkaharap mo yung mga kaibigan mo. Yung ano eh, yung i-smile ka. Yung tinatawag na you're wearing a mask. Yung yan, nakikita yan sa panglabas, ano yan, yung pasad, hindi ka nag-iisa kapatid. Ganun yung buhay ng ano, halos lahat eh. Kaya nga ho, kailangan ho natin ng Diyos. Kasi ang Panginoon lang ang siyang kayang makapagbago ho sa buhay ho natin. Hindi ho doktor, hindi ho psychiatrist, o hindi ho yung teacher, o hindi ho sa sarili mo. Nasubukan ko na yan eh. Ginagawa ko na yan several times, yung ano, yung tinatawag na New Year's Resolution. Every time dumarating yung ano, yung bagong taon, di ba? Last na to. Hindi na ako magsisunumali. Di ba? Tatlong oras lang, no? Last na to, hindi na talaga ako iinom. Kasi yun ang dahilan, palaging mag-aaway ho yung asawa. Yung dalawang araw na, no? Ano po? Kasi ang Diyos lang ang siyang makapagbago ho sa buhay ho natin. Kailangan ho natin si Lord. Amen? Amen. We need the Lord in our lives. Palakpakan ho doon natin ang buhay sa Lord. Sabahin ko, because she gave her life to the Lord, yung kanyang buhay ho ay nagbabago. Ay nagbago pala. Ganun din, pag ibigay ho natin yung buhay natin sa Panginoon, babaguhin ni Lord yung buhay natin. Ang hinahanap kasi ng Lord ay hindi ho religion. Ay na, ang dami na talaga religion yan sa mundo, ano? Pero ganun din, marami pa din patayan, di ba? Marami pa din drugs. Nakita niyo yung nangyari sa ano? Sa TV? Sa stasyon namin yon, sa Barangay Imidia yon. Noong Thursday ba yon? Taga-talo-talo, di ba? Grabe kami si Rabli ng buhay ng taong nun. Yun. Umiiyak talaga yung asawang babae, di ba? Ini-interview ng kasama namin si Jonathan Halon. Sabi ng babae, yung husband kong yan,
Dalawang araw yan, tatlong araw halos, hindi umuwi sa bahay. Kayong asawang babae, di ba? Gaano kasakit yan? Eh may nagtawag lang sa kanya, yung husband mo, nandun pala sa, ano, sa baliwasan. Umakyat ho sa, ano, sa bugong ng bahay. Nandun sa edge ng bahay, ganun ho, kakabayo. Tumahat tayo, sabi niya, woo! Superman! Bakat pala eh. Sinubukan ng isang kapatid ho na Aquel, Juan ba? Konseya Bonelli. No, noy. No to saltanoy. No binanoy. Tiyan itong mga diutay, anak. Okay? Superman ako! Binigyan ho ng tubig, uminom siya. Talaga? Nakita niyo yun sa, ano, sa Facebook wall namin, sa media ho. Parang tubig ang kanya ano eh. Yung ginayon eh, gumanon siya ho. Baksak dito, sa awa ho ng Diyos, hindi ho namatay yung lalaki. God must have a plan to that man. Binibigyan pa ni Lord ng bagong chance yung lalaki yun. 30 feet ho, baksak ho niya, ano ho, semento ho, ulo ho. Dapat sinsilyo eh, hindi namatay yung tao eh. Ganun kamisirable ang buhay ng tao ngayon. May tao pa ba ho dyan? Amen. Kailangan natin ng Diyos. Kailangan natin sigat sa buhay ho natin. Amen? Hindi ho relihiyon ang kasagutan. Dami ng relihiyon ng mundo. Kailangan ho natin relasyon sa Panginoon. Yung relationship ba kay Lord? Amen. Kailangan ibigay ho natin ang buhay natin sa Panginoon. Kailangan i-commit ho natin yung buhay natin kay Lord. I-surrender natin ang buhay natin kay Lord. Meron pang dalawa hong bagay na gusto ko pang isero sa atin. May tao pa ho dyan? Okay, here we go. Sabi ho dito, the Lord heals our broken hearts if we come to Him. Amen. Ganun man yun. Dami ating mga brokenness. Yung broken hearts ba? Ang sakit ng puso, ano? Nakakatago yan. Diyan sa loob, hindi yan nakikita ng ibang tao. Kasi yun ang ano natin, yung naturaleso natin. Nakatago ho yan dyan. And you know what? That will continue until your last breath. Unless you give your life to God. Amen. Iguales diba, Akel? Si Iritu, di ba? Tapon na kita si Betadine, no? Pasensya naman, kay Bisaya, magod si Pastor Berli, oh. Na ako mga pagkumangkon, pero no, mga gwapo kayo, na si Gilang o si Richard, oh. Mga pagkumangkon ako, na. Praise the Lord. Di ba kung yung mga anak, no? Kung masama ito, Chargo, di ba, Jay, sa Malangas, no, atong ibutang ano, no, micro-chrome. Bisaya, ano, micro-chrome. Di ba, Nelo? Betadine na din sa Sambuanga, no? Sa Muanga ito, sa Malangas, no? Bisaya, ako, ang agwa, pahumot na. Napakilaya pa si Ginda Kisang Buang Kilagwa. Olor na lang sino? Perfume na po bitawin na. I'm just making you smile. Hello? Pag tayo mo'y masugatan, si Tairi kita, punta po ni kita si Betadine, no? Duwele, no? Pero taki naman bueno. Kay El Betadine, it's a first aid. Kaya nga ho, ang katotohanan, sabihin na natin, truth. Truth kasi, ang salita ho ng Diyos, yun ang magbibigay ng luna sa puso ko natin. Minsan masakit yan. Di ba? Por eso gan, Excel, dito yung friend, true friend ese, hindi si man aquelo, aquel machene miedo habla si El de Verasan contigo. El verdad ba? Kaya tama si contigo. You know what? El verdad, the truth is an antidote. Truth is a medicine. Gaya ho ng Betadine, pag sasabihan ka ng truth, parang hindi ko yung matanggap, ang sakit nun. Kasi nagbibigay ho ng healing, amen? Amen. Pero kayong mga amigo gano'y dito yung hindi kang deberasan amigo, di ba taabla kayo kong tigo? Akal, ano yung say? Akal, kailangan sila dyan baka ano? Akal, sa English na, will oil you ba? Will grease you up? Taas mong kantilo. Uy, ay kagabala ka. Pero kibaw, may ka nga, hindi ko taas mong ilong. Ikaw magkawin. Di ba, isa daw, guwapo kong kawin.
Di ba? Kailan pa? Lananahan ka ba? Di ba? Pero ito yung totoo. You are beautiful sapagkat anak ka ng Diyos. Amen. Si Lord kasi gumawa ho sa atin. Hindi ho sa ilong yan. Hindi yun sa tangkad yan. Hindi yan sa color ng skin. Eh, kung sa color yan ng skin, lahat kong mga puti dito, sila na ang gwapo. Kung sa ano yan, sa ilong yan, yung lahat lang ng mga mata, ano yan, matango sa ilong, ang gwapo-gwapa. Pero alam ba ninyo, may mga kaibigan ako Amerikano, mangha talaga ako. Kasi, doon sa Amerika, dami yung mga puti. Dami yung matatango sa ilong nung pumunta dito sa Pilipinas. Na mesmerizo sa isang Pilipina, hindi na gustong umuwi yun ng Amerika. Sabi niya sa babae, papakasalan kita. Yung lahat kong mga ari-arian sa Amerika, ibibenta ko yun. Hindi na ako babalik sa Amerika, papakasalan kita, mahal na mahal kita. Alam niyo na mesmerize ba? Yung parang nakakita ng diwata. Yung sa Bisaya pa, parang nagbuang talaga ho sa ganda ho na parang nakita niya. Yung babae din parang, dito tayo rin. Kaya to sa eskwilahan, simula pa elementary, hanggang nag-high school, hanggang nag-college, kinakapag-aral ng maigi eh. Kasi pinubuli. Paano ba yan, itong babaeng to, liskag, liskag kay Gilomba. Tangkag pagdalungan. Dili lang kulot o buhok. Kinky pag yung dalga, buhok. Yung ano ba, yung hindi lang curly, kinky pa talaga yung ano. At saka, ang itim talaga. Di ba, tayo mga Pilipino? Sabi niya, ang ganda mo. Sabi ng Amerikano, you're so beautiful. You're so adorably beautiful. I love you so much. I'm willing to live my life in U.S. And I will marry you. I love you. Pati yung nanay, tatay, tumulo talaga yung luha. Kasi sa nanay at saka sa tatay, anak, kahit ganyan ka, para sa amin, sa puso namin, ikay ang pinakamaganda. Ganun yung mga parents eh. Amen, bias talaga yung parents. May tawag ako dyan? Amen. Eh, kinasal talaga. Pati yung pare, sabi niya daw, sabi niya, nagkanawa. Gilong pa rin siguro eh. Makinig kayo. Sabi ho ng mga philosophers, ano ho, more than what, ano yun, more than what the, ano yun, more than the eyes meet, ano yun? More than what meets the eye, what, more than what meets the eyes, no? Hindi lang yan sa hanggang mata lang, yung nakikita mo. Pangkabuuan yan. Kaya ho, huwag tayong mag-alala ho pag maitim tayo. Huwag tayong mag-alala kung yung buhok ko natin kinky or wala man talaga tayong buhok. Huwag tayong mag-alala na ganun lang yung height ko natin. Wala kang kapareha dito sa mundo. Ang Diyos mismo ang gumawa sa'yo. You have your own rights to call yourself you are beautiful. Amen. Ikaw, sister, meron talagang piniprepare na lalaki si Lord sa'yo. Huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-worry. Amen? Amen. Hindi ka tatandang ganyan. Bibigyan ka talaga ni Lord. Amen? Mag-trust ikaw kay Lord. Mag-hope ikaw kay Lord. Ganon din tayo mga lalaki. Kasi lahat ay nasa kay Lord. Amen? Balikan nun natin yung ano, yung si Tairi kita, no? Di ba? El Betadine? Pag alam nyo ba, pag nasasaktan yung loob natin, yung puso natin, hindi yan nawawala. Manatili talaga yan hanggang sa kamatayan nun natin. Dadalhin nyo natin sa ano yan, hanggang sa libingan mo natin. Now listen to me. Magkaroon lang tayo ng kagalingan, lunas ba? Sa sakit ho ng puso, sa sakit ho ng kalooban mo natin, pag tayo ho'y lalapit sa Panginoon, pag ibigay ho natin ang buhay natin kay Lord. May tawa pa ho dyan? Sabi ho ni Jesus Cristo, pag tayo ho'y lalapit sa Kanya, ibibigay ho natin ang buhay sa Kanya, bibigyan tayo niya ng kapahingahan. God will give us rest. El Señor, dalalik ko naton descanso. Alam niyo ba, ang rest ay hindi yung tulog? Especially kung yung mga plohon. Di ba ka ng mga taspukan ba? Yung mga, ano, yung, alam yun, yung, ano sa Tagalog, yung, tamad?
Kagigising lang, ano? Kapuya, uy! Kahit matulog ho, pwede din na, ano yun, tawag nito, yung mapapagalan tayo, yung we still can be tired, no? Sapagkat after all, rest is not sleep. But rest is something to happen in our soul. Amen. Pag-ibigay ho natin ang buhay natin sa Panginoon. May isang versikulo ho sa Biblia. May tao pa ho dyan. Amen. Sabi ho dito, sa Matthew 11:28, pwede ho natin basahin. Sige daw po, the count of three. Here we go. 1, 2, 3. Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Si Jesus ang nagsabi nito. Hindi tinatakwil ni Lord ang tao. Tayo. Sabi nito ni Lord, hali kayo, pumarito kayo sa akin. Kayong mga nabibigatan at napapagalan sa buhay. Sabi ni Lord, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Kaya yung kapatid ninyo, yung mga brothers at saka sisters ninyo, na nag-invite sa inyo, yung kaibigan ninyo, nung pumunta sila dito, tingin ninyo, parang lang may nagbago talaga nitong taong to. Kasi binigyan niyan sila ng kapahingahan ng Diyos. Binago ni Lord nga ang kanilang buhay. Alegre yung itakisinanglo, no? Pati si ate, no? Mga bisino si Demio. Sister Delia nag-invite kay Ate Glo. Nanay at amin si Dianon Pia, no? Na Macron Drive. Nung in-invite ko ni Sister Delia, hindi talaga nagsabi yung si Ate Glo. No. Ablale si. Kaya, pirmi ba si Elita abla? Kaya, tiyemele, ako. Jutay ang sino? Nuebe, may ba anyo ba si Kwan? Kwanto anyo si Ele? Anglo? 13. Kwanto anyo si Jeff? Si Princess? 9 years old. Jutay lang si Princess at sino? Ya pwede le man join kel count del February at ina iglesia. Ele batamel mga barkada di Sulti Macron Drive. Sabi niya, nung simula daw nag-join siya dito sa Acts, kasi ang pangalan ng church natin is Acts Church. Simula daw nung nag-join yung bata, nagbago daw talaga yung buhay. Grandmother, lola, na nieta, no? Mira to kundi to yung nieta ba? Sino siya ba? Ano? Apo. El nieta, lola. Ay, baliskat galing, no? Apo. Apo. O nieta. El apo. Pinalay, degat si ito, ano? Por eso que liya, siendo ya kumpida si Ate Delia, Sister Delia, nung kunating lo, my God, lay ablando. Kaya pwede limira el cambio del bata. Ganun din ang gagawin ni Lord sa buhay mo ngayong umaga nito. Palagpakan din natin si Lord. Meron isang testimony i-code ko. Kasi si Trillianis at si Fael doon. Parang ano yun, di ba? Parang common names talaga yun during the election. Kilala ko ninyo si Senator Trillianis, di ba? Parang mortal enemy ni... Sino yung ano? Muto dito kay Bigong. Di ba? Tsaka may another classmate pa siya, yung si Nick Fael doon. Pero itong testimony na to, it was about Jerry Gambala. Ano yung grupo nila? Yung ano, Magdalo. Yung batch 95, ang tawag ko sa nila sa PEA, they were the Magdalo. Magdalo batch. Ang valedictorian ho sa kanilang batch, ito na si Captain Jerry Gambala. Nakita niyo yung sa Okod Mutiny, yung 2002 ba yun? O 2000 ba yun? Yung ano ho, yung payak, nakaupo lang, silensyo. Si Trillianis, maingay kasi. At saka yung ano, yung si Maestro Campo, yung lunggo. Diba? May ara, lunggo. So ngayon, sana may ano dito, mga kasbanwa, no? May adang kasbanwa. So kung, yun si ano, si Maestro Campo. Pero si Gambala, nakaupo lang. Pero siya yung brain sa ano, sa Okod Made Mutiny. Palibasa, he was the valedictorian in the class. Sabi ho niya, yung testimony niya, na born again kasi siya eh, binigay ang kanyang buhay sa Panginoon. Nung ginawa daw nila ang Okod Mutiny, akala nila yun daw ang kasagutan. Pero yung nag-fail daw sila, yung umalya yung kanilang plano, at nandun na sila sa kanilang, sila ho, nandun sa piitan.
Nabuksan daw ang kanilang pag-iisip. Na-realize nila, naisip po nila ang kanilang mga asawa, ang kanilang mga anak. Kawawa yun ang kanilang sitwasyon. Na-realize nila na nagkamali pala sila. At yung panahon na yun, may mga colonel at saka general so na nakapagbalik loob na din sa Panginoon. Na-born again na ba? Isa doon si General Saavedra. Sila po'y binisitaan doon sa kampo. Kasi they were under custody ho sa... Nag-under ko kasi sila ng ano, ng martial, ano, court martial. Yun. Sa court martial. Binigay ho ni Gambala, si Jerry Gambala, kanyang buhay ho sa Panginoon. Sabi ho ni Jerry Gambala, beginning that day, nagkaroon doon siya ng kapayapaan sa kanyang puso. At ganyan ho, si Jerry Gambala, bumalik ho sa trabaho, nasa public service din, pero hindi na ho sundalo. Nagtatrabaho pa din sa gobyerno. Masaya na ang kanyang buhay. Nagkaroon na siya ng kapahingahan. Nag-testimony nga siya eh. Makita ninyo ang testimony niya. I-access ninyo yan sa YouTube. Jerry Gambala. So ganun yun mga kapatid. Si Lord po ang kaya lang makapagpagaling ho sa puso ho natin. May tao pa ho dyan? Amen. I'm almost done. May nahulog sa ano. Okay ho. Sabi ho dito, pag-ibigay kasi natin ang buhay natin sa Panginoon, bibigyan tayo niya ng bagong direksyon. Bagong direksyon ba? Bagong simula. Yung pagbabago talaga sa buhay natin. Sabi ho ni King David sa Psalm 73 verse 23, "The steps of a good man are ordered by the Lord, and He delights in His way." Pastor, hindi ako yan, kasi hindi ako good. Totoo man eh. Sabi ho sa Bible, "There is no righteous, no, not one." Kahit isa ho. "Because for all have sinned and come short to the glory of God." At meron pa ho another verse, sabi ho ng Biblia, "The wages of sin is death." Ang kasalanan daw, may kabayaran yan, kamatayan. Kaya everyone dies. Pero hindi hanggang doon ang sabi ng Panginoon. Sabi ni Lord, "But the free gift of God is eternal life through our Lord Jesus Christ." Ayun, may kasagutan pala. Ang kasagutan ho ay si Jesus. Pag ibibigay ho natin ang buhay natin sa Panginoon, babaguhin tayo ni Lord and He will make us a good person. Amen. Hello, amen? Amen. Kasama mo asawa mo? Tingnan mo na yung asawa mo. Sabi mo, "God will make you a good man." Sige. Yung mga anak mo, yung kasama mo, sabihan nun natin ang katabi mo, sabi, "God will give you a good..." I mean, God will make you a good person. Amen. Pag yung asawa mong lalaki will become good, uwi na yan ng maaga. Your husband will become... Your wife will become good. Magluluto yan yan ng masarap. Yun na nga, ang pagbabago ay nasa Panginoon. At sabi ho dito, "The Lord will order our steps." I-order ba ni Lord? Bibigyan niya tayo ng magandang buhay. Bibigyan ni Lord ng magandang kinabukasan yung unahan mo natin. Kasi lahat to ay nasa Panginoon. Eh, gente, pwede man si electric curador, no? Na todo disuyo puwersa para man chenele buen vida na disuyo futuro. Pero sinwail Señor, no? May siyempre ay pasa na disuyo muan. Disuyo vida na disuyo futuro. Porque todo blessings di Anton, el magagracias di Anton, no? Está base con el di Anton, Señor. Amen? Amen? Siguro, parang mahaba-haba na yung ano ko po, yung litanyo ko po. Now, I would like not to close my message this morning. Praise God. Sabi ho ng Revelation chapter 3 verse 20, Ito po'y galing kay Jesus. Ito po'y word ni Lord Jesus personally. Sabi ho niya sa Revelation 3 verse 20, "Behold, I stand at the door and knock. Sino? If anyone hears my voice..." Ang word na sinasabi ko ngayon, hindi ko sa akin, sa Diyos. Kay Lord ito. Sino yung nakakaninilog sa kanyang boses and
opens up that door, sabi ni Lord, I will come into him. Papasok daw siya. And eat with him. Ako'y sasama sa kanya. And he with me. At siya'y sasama sa akin. Ibig sabihin, God and him will become inseparable. Hello? Ang mga puso natin, lagay doon natin yung mga kamay natin sa puso natin. Yung pusong yan, may puwerta yan. Maraming kumakatok yan. Di ba? Bapo ni mong banda? Wala ka? Isa-kinsa na manuktok. Naiuba na na, kabayo. Muna po ulit. Kapatiran sa kabayo. Sahay, kakibalog, ikan na atos kamings pa. Mga babae, ano ba? Daming kumakatok sa puso, no? Sugal, di ba? Mga kabataan, yun talaga, mga kabataan ngayon. Kaya nga tayong mga parents, ingon yan ito sa itong mama, at to cook church, ayaw yung ingon, no. Especially kung ingon, punta ko, ma, sa Acts, nabat abla, no. Don't need to care, ito yung anak, abla, ma, ano yung nimi yung classmate to? Kaprinsipyerale ngayon man siya bu. Alam ba ninyo ang number one problem ngayon sa Sampuang na City ho ay hindi ho kahirapan. Ang problema ngayon sa Sampuanga ay yung ano, yung the flood of illegal drugs. Kaya nga ho, yung mga kabataan, marami talagang kumakatok dyan. Pero sabi ni Lord, siya daw yung kumakatok sa puso natin. No? Naghihintay ho si Lord na buksan natin yung puso natin. At saka i-invite ho natin siya, sabihan ho natin siya, Lord, pumunta ko din kayo, pumasok kayo dito sa buhay ko, binibigay ko yung buhay ko sa iyo. Gaya itong babae na pinag-usapan ho natin, yung nagkuha ho ng tubig, kumakatok si Lord sa puso niya, binuksan niya ang kanyang puso, kaya ho nagkaroon ho ng bagong simula ang kanyang buhay. Tanong ko sa iyo, I'm gonna close now. Si Lord ho ay kumakatok sa puso mo ngayon. Gusto mo bang buksan yung puso mo ngayon? At tanggapin siya sa buhay mo. Amen? Sige ho tayo dito ngayon. Tayo ay madalalangin.